Hi guys, welcome to my vlog. So for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano tayo makapag file ng SSS sickness benefits through online. Pero bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative videos ko. Ngayon guys, sa cellphone ninyo, click nyo lang yung Google search ng cellphone ninyo. Ayan, so click nyo lang yan. And then dito sa my search, search nyo lang SSS website. Ayan, so ito na yon. Ayan, so click nyo lang ito. Ayan, so click nyo lang yan. And then dito sa my box, click nyo lang din yan. And then click submit. Ayan, then dito sa right side, makikita ninyo. Ayan, so click natin yung member. Ayan, so dito, kailangan nyo lang maglalagin sa mismong account ninyo. So, take note guys na kung ano yung account ninyo sa SSS Mobile is parehas lang din sa SSS website. So, may naguguluhan kasi minsan, wala daw silang account sa SSS website pero may account sila sa SSS Mobile. Ayan, so parehas lang yung account ninyo dito. Ayan, so ngayon, input your user ID and password. And then click I'm not a robot, yung may box. Ayan, then pag may check ng color green, click submit. Ayan, so dito na tayo sa mismong home. Ayan, then click lang natin itong e-services. Ayan, e-services. Click natin yan. Pagka-click natin yan, makikita natin ito. So, hanapin nyo lang yung submit sickness benefit application. So, ito yon. Ayan, again, under e-services, ang i-click ninyo is itong submit sickness benefit application. Ayan. Click natin yung submit sickness benefit application. Ayan. So, nandito na tayo mismo sa sickness benefit application. So, of course, double check nyo yung account ninyo dito. Ayan. So, unang steps, kailangan nyo may naka-enroll na account sa disbursement account ninyo para makapag-proceed kayo. Again, para makapag-proceed kayo dito, so kailangan may active kayong account na naka-enroll sa disbursement account enrollment module ninyo. Para doon ihuhulog ni SSS yung benefit or sickness benefit ninyo. Ayan, so ngayon, may important reminders dito. So dito, please ensure that all your supporting documents are complete before you proceed to use this facility. Ayan. So, click natin yung click here to see documentary requirements. So, click natin yan. Ayan. So, ito yung mga complete list of document requirements sickness benefit application. So, dito, makikita ninyo may mga basic documents. So, kailangan ng medical certificate. Ayan, so of course, kailangan ng name of attending physician, PRC number, kung abroad naman. Then, clinic address, contact information, and then landline or mobile number, kung anong na-diagnose sa'yo. Recommended number of days, convalescence including recuperation. Ayan, so dito guys, basahin nyo na lang yan. And then dito, supporting documents or other medical documents. Of course, may kailangan nila ng hospital abstract, discharge summary, record of operation, so of course guys, hindi naman lahat yan is kailangan ninyong isubmit. Ayan, so depende yan sa sakit ninyo. Ayan, so dito easy supporting documents. So ito yung sa
employees compensation. So of course, kailangan ng certificate of livelihood issued by barangay or police report if applicable. So kung ano yung mga applicable lamang sa inyo, so yun lang yung ihanda ninyong documents na yan. So again, kung ano lang mga meron kayo, so yun yung isa-submit ninyo. Ayan. Then dito, to update your contact information, please accomplish submit member data change request form or E4 form at the nearest SS branch. You may also set an appointment with an SS branch by clicking member information then appointment system. Ayan, so of course, kailangan updated yung email address ninyo, contact number, para pa kung once na magpa-process na sila ng benefit ninyo, so of course, magte-text sila sa inyo. So dapat updated yung mga contact information ninyo. Then, if you're qualified, proceeds of the sickness benefit will be deposited to your disbursement account. Ayan, so ito yung sinabi ko sa inyo, na dapat bago kayo mag-proceed dito is dapat may naka-enroll ng disbursement account sa may disbursement account enrollment module ninyo. Ayan, so dapat active na account na. So means approved na ni SSS yung in-enroll ninyong account. Please ensure that your disbursement account name and SSS registered name are the same. If you have no record of disbursement account with SSS or you want to update. Ayan. So, dito, pag once na wala pa kayong disbursement na naka-enroll, so click nyo lang itong click here to update disbursement account. Ayan, so click natin yan. Ayan, then dito, click nyo lang itong certify. So may box. Ayan, then pag may check na, click nyo yung proceed. Ayan, so dito, makikita ninyo may active disbursement account records with SSS na ako. So, itong active disbursement, pag ganito yung nakalagay, nasa active disbursement na. So, ibig sabihin yan, active or approved na yan ni SSS yung in-enroll kong account dito. Ayan, so approved na yan. So, nasa active disbursement na yan. So, yun, ito yung unang step na gagawin ninyo. Kailangan nyong mag-enroll ng account dito. Ayan, so pag once na wala pa kayong disbursement account, so hindi kayo pwedeng mag-apply ng SSS sickness benefit. Then para sa mga tutorial kung paano kayo makapag-enroll ng sa disbursement account enrollment module, so kung e-wallet man, RTC or CPO or bank, so ilalagay ko yung mga link sa description ng video na ito kung paano kayo makapag-enroll ng disbursement. Ayan. Ngayon, balik tayo sa mismong sickness benefit. So, click lang natin itong e-services ulit. And then, click lang natin ulit yung submit sickness benefit application dahil may active account na tayo. So, makapag-proceed na tayo doon. So, pag once naman na mag-enroll na kayo, ito lang yung i-click ninyo, disbursement account enrollment module. Ayan, so ngayon, click na natin itong submit sickness benefit application. Click na natin ulit yan. Ayan, so may proceed dito na nakalagay dahil may account na akong active. Ayan, so yung disbursement, of course, doon ihihulog ni SSS yung benefit na makukuha natin. So kailangan talagang may naka enroll kayong account sa disbursement ninyo dahil doon ang ihulog ni SSS ang mga pera na makukuha natin dito kay SSS. Ayan, so ngayon click na natin itong proceed. Ayan, so dito na tayo sa sickness benefit application. So ito na yung mga pipilapa natin. Then dito, start of sickness. So kung kailan kayo nagkasakit. So lagay lang natin yung date dito. So click natin yan. Ayan. So halimbawa, January 3,
2022. Ayan, so andyan na yung date. Ayan. Ngayon, confinement location naman. So, kung kayo ay hindi naman hospital, so click nyo lang yung home. Kung kayo naman ay na-hospital, so of course, click nyo lang yung hospital. And then, kung still na-confined pa din kayo sa hospital, so click nyo lang itong still confined. So, click nyo lang kung saan kayo belong dito. So, kung saan applicable sa inyo, then yun yung pipiliin ninyo. So, halimbawa, home. So, click lang natin itong my circle na home. Ayan. So, as you can see, napili na natin may home. And then, dito, date of discharge for hospital confinement. So, kung kayo ay na hospital, so of course, ilagay nyo dito kung kailan kayo na discharge. Ayan. So, kung applicable yan sa inyo. And then, dito, number of days claim. So, kung ilang araw kayo gasakit. So, of course, lagay natin dito. Halimbawa, 7. Ayan. And then, dito, license number of attending physician. So, dito, kailangan ng license number of attending physician. So, kung wala kayong license number ng physician, so, hindi kayo makakapag-proceed dito. So, kailangan yun dahil isa yun sa mga proof kung na kung saan ay nakapagpa-check up talaga kayo. So, ilagay nyo lang dito. So, lagay natin. Ayan. And then, dito, work-related. So, kung work-related naman, kung bakit kayo nagkasakit, so, pipindutin nyo yung yes. Kung hindi naman work-related, kung bakit kayo nagkasakit, so, click nyo lang itong no. Ayan, so, then next is disbursement account enrolled. So, dahil dalawa yung account na in-enroll ko sa disbursement account enrollment module ko. So, dalawang account yung nandito. So, mamili kayo kung saan ihuhulog ni SSS yung pera na benefit ninyo. So, mamili tayo ng account. So, of course, hanggang tatlong account ang pwede ninyong i-enroll sa disbursement ninyo. So, ngayon, pipiliin natin is East-West Rural Bank. Ayan, so yung pinakauna. Ayan, so napili na natin. And then next is, were you an employed member at the time of sickness? So, click natin itong nung. Ayan. So, guys, take note na huwag niyong gayahin sa akin. Of course, kung ano yung applicable sa inyo. So, yun yung gagawin ninyo. So, halimbawa, kung na-hospital kayo, so, of course, pipiliin nyo yung hospital. Ayan. So, kung saan kayo belong, so, yun yung pipiliin ninyo. And then, after nyan, click nyo lang itong proceed. Ayan. Then, dito, makikita ninyo number of days. So, of course, 7 days ang nilagay ko. So, 7 days lang din yung babayaran ni SSS sa atin. So, dito, double check nyo yung information dito kung tama ba yan lahat. So again, double check nyo yung information dito. Ayan, so double check nyo yung mga yan. And then pag tama naman is, scroll nyo lang pababa. Then dito, required field. So kailangan na natin mag-attach ng documents. Ayan, so dito kailangan mag-attach kayo ng medical certificate. Ayan, so kailangan nyo magpasa ng medical certificate. So, yung medical certificate ninyo is dapat na-picturean nyo na para i-attach or i-upload na lang natin. Ayan. So, halimbawa, na-picturean nyo na yung medical certificate ninyo. So, click nyo lang itong choose document para ma-upload na natin yung medical certificate. So, click natin choose document. Ayan, so ngayon, hanapin nyo yung files ng medical certificate ninyo. Ayan, so halimbawa ito. Ayan, so dito as you can see, andito na yung medical certificate, naka-attach na. Then next naman is,
hospital or medical records. Ayan. So, click natin tong choose document. Ayan. Click natin choose document. And then, hanapin natin yung medical records natin. Ayan. So, of course, dapat napicturean nyo na din para ma-attach na din. Ayan. Ayan. So, as you can see, nandito na din yung hospital or medical records natin. Ayan. Naka-attach na din. So, ayan. Nalagay na natin yung dalawang requirements. So, ang dalawang requirements, medical certificate at hospital or medical records. So, dapat picturean nyo yan bago kayo mag-proceed dito. Ngayon, dito, certification naman ito. So, of course, basahin nyo yan for more information. So, click nyo lang itong I certify and submit. Ayan. So, click natin yan. And then, click OK. Ayan. So, ganun lang guys kung paano mag-apply ng SSS Sickness Benefits through online. So, hintayin nyo lang yung text ni SSS sa inyo na kung saan kayo ay approved na at for disbursement na yung pera sa account ninyo. So, ayun lang guys. Kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative videos ko. Thank you for watching!